Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ipagpalagay natin na may isang tao na bago mangibambayan ay tinawag ang kanyang mga katulong at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang mga ari-arian. 5 talentong pilak ang ibinigay niya sa una, 2 naman sa isa pa, at 1 sa pangatlo, batay sa kaya ng bawat isa, at saka siya umalis. Agad na ipinagnegosyo ito nang nakatanggap ng 5 talento at kumita ng 5 pa. Nagnegosyo rin ang nakatanggap ng 2 ay kumita ng 2 pa. Humukay naman sa lupa ang may 1 talento at itinago ang pilak ng kanyang amo. Pagkaraan ng matagal na panahon, bumalik ang amo ng mga katulong na ito at hiningan silang magsulit. Kaya lumapit ang nakatanggap ng 5 talento dala ang tinubong 5 pang bareta. Sumagot ang amo, mabuti, mabait at matapat na katulong. Dahil naging tapat ka sa kaunting bagay, pagkakatiwalaan kita ng higit pa rito. Halika't makibahagi sa kaligayahan ng iyong Panginoon. Sa bandang huli, dumating ang nakatanggap ng 1 talento at nagsabi, Panginoon, natakot ako kaya itinago ko ang iyong talento sa lupa. Heto ang sa iyo. Ngunit sinagot siya ng kanyang amo, sana'y dinala mo sa bangko ang aking pina at mababawi ko ang sa akin pati na ang tubo pagdating ko. Kaya kunin ang talento sa kanya at ibigay ito sa may 10 pa. Para sa walang silbing katulong, itapon siya sa dilim kung saan may iyakan at pangangalit ng ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, talento, pakikibahagi sa kadakilaan ng Diyos. Ngayong linggo ang mabuting balita ay pinamagatang talinghaga ng talento. Mayroong 4 na aral na maaari nating mapulot sa talinghagang ito. Mga aral na lalong maglilinaw sa ating pagkatao at sa ating ugnayan sa Diyos at kapwa. Una, mabuti ang bawat tao. Bagamat may mga kahinaan ang tao, hindi maitatatwa na bawat tao ay may taglay din na manglakas at katangian. Lakas na matatawag sa bawat talentong ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ang bawat talento ay maituturing na mabuti sapagkat walang nilikha at ipinagkaloob ang Diyos na masama. Mabuti ang pagiging matalino, matiyaga, mahusay magsalita, pulido sa paggawa, masipag at iba pa. Lalong tumitingkad ang pagiging mabuti ng tao dahil sa mga biyayang ito. Dahil dito, dapat nating ituring ang bawat tao sa kabila ng kanyang kahinaan bilang isang mabuting nilalang ng Diyos. Ikalawa, dakila ang bawat tao. Dakila ang may likha sa tao. At hindi magbubunga ng isang hindi dakila ang dakilang manlilikha. Isang dakilang gawain ang ipinagkaloob sa tao upang siya ay magpatuloy ng gawain ng Diyos bilang kanyang kamanlilikha. Dakilang matatawag din naman ang bawat mabuting bagay na gawa ng tao tulad ng imbensyon na pawang tao lamang ang makakaisip at makakagawa. Maging ang mga payak na gawa ng tao ay maituturing na dakila sapagkat ito ay karagdagan sa kagandahan at kabutihan ng daigdig. Ikatlo, kailangang maging mapagpasalamat ang tao. Ang bawat talento na ating tinanggap ay hindi natin karapatan. Ito ay isang malaking pribilehiyong ibinigay sa atin ng Diyos, saganang sarili natin ay wala tayong kakayahan. Nakikibahagi lamang tayo sa kakayahan ng Diyos. Dahil dito, patuloy nating taglayin ang kababaang loob. Ang konkretong pagpapahiwatig ng kababaang loob ay ang pagiging mapagpasalamat. Hindi natin dapat ipagyabang na tayo ay may talento dahil sa ating sariling kakayanan. Ang lahat ng ito ay mula sa Diyos na dapat nating ipagpasalamat. Ika-4, kailangang maging bukas palad sa tao dahil lahat ng ating kakayanan ay pawang biyaya lamang ng Diyos.
kailangang maging malinaw sa atin kung bakit niya ito ipinagkatiwala sa atin. Layunin niya na bawat tao ay maging lagusan ng kanyang pagpapala. Kung kaya't ang bawat talento ay hindi dapat itago o sarilinin lamang. Kailangan itong ibahagi at ang pagiging bukas palad ang paraan upang ang mga ito'y maibahagi natin sa iba. Ang pagiging bukas palad ay nangangahulugang ang biyaya mula sa Diyos tungo sa kapwa-tao. Sapagkat tayo ay biniyayaan ng mga talento, dapat tayong maging instrumento ng Diyos sa pagpapamalas ng kanyang kabutihan sa ating kapwa.